Anyway, let's talk on bakit President Corazon Aquino General Hospital. Well, as I have said, no, this is used to be President Corazon Aquino Health Center. So, with due reference and respect to Mayor Lim and President Corazon Aquino, gusto ko naman kahit papaano, dahil may ginawa sila nung araw dito, gusto ko maalala pa rin ng tao kung ano ang ginawa nila dito. Kaya ako ipinangalan pa rin na President Corazon Aquino General Hospital. Sabi ko nga sa iyo, Pat, wala akong hangap sa buhay. Wala akong mga, anong tawag doon, yung mga pangapangalan. No? We always recognize, ako, naglingkod si President Aquino, Corazon Aquino sa ating bansa. At ito bilang Pilipino at napaglingkuran din ni President Corazon Aquino bilang mamamayan. Ito man lang ipagkilala namin sa kanya bilang dating pangulo ng bansa. Oh, wala naman akong problema doon. Plus the fact, I think sumalangit nawa ang kaluluwa ni Mayor Fred Lim. O siya rin naman ang pangalan nitong health center na to nung araw. So, ayoko na kapag nagbabago ang administrasyon, komo kalaban natin, ha? Buburahin na natin yung kanilang nakaraan. Hindi. Ano yun eh? Puro paghihiganti yun eh. Puro nananakit tayo ng damdamin. Always we wanted to move forward. We always wanted to move on. And as a matter of respect to them, Mayor Lim, and President Corazon Aquino, na naglingkod sa Maynila at sa bansa, o ito naman yung aming paglingon sa nakaraan. Patuloy namin silang, in our own little way, immortalize, no? Those people who have served our city. And that is, I'm okay, comfortable with it. Kaya ako lang natanong yan, kasi yung disunity ng unity effort, dahil sa Marcos Stans Morao. Basta yun, ano lang yun, mga political lang yun sila. So, I'm not after to that. I'm after to the service. What matter most is that may bagong ospital sa Baseco. Ang Baseco ay humigit kumulang 100,000 mamamayan. Simula sanggol hanggang matanda. Gusto ko naman, pag may aberya, mailigtas yung tao. Kung kaya pang iligtas ng ating mga doktor at nurses, kasi meron silang espasyo, meron silang ekwipo, meron silang gamot. At pataasin ng nutrisyon ng bata, pangalagaan ng kanilang ipin, ang mga buntis, sapat na nutrisyon ang nakukuha, at nang maging malusog ang sanggol nila kapag nanganak. Doon ako after. Yes, George. Yes. Sunod ng matanda. Puti lang ang buhok, parang si Honey lang. Bata pa yan, may asin pa. No offense po, Vice Mayor, ha? Doon sa nasabi ni... ano po yung hingin ng dispensa para... Thank you po. George. On another note, bilang Pangulo po, ng Aksyon Demokratiko. Yan, oo, oh, kasi tama ka. Alam mo na kagad sasabihin ko. Yun po bang partido ninyo, sabi ninyo ay you're willing to work with anybody, everybody. Yes. Are you willing o napag-usapan ba among party mates kung mag-a-adapt kayo ng non-party members dun sa senatorial slate ninyo katulad ng ibang parties vying for the presidency? Okay, if they will join us, welcome sila. Meaning yung intention kailangan manggaling sa kanila? Opo, ayoko namang i-announce, adapt dito, adapt doon para mapunan lang yung Senate slate. Ang gusto ko, sama sila dahil naniniwala sila na ang aming ipinaglalaban ay yung katatayuan ng taong bayan, yung sitwasyon ng bansa. If they believe in that as a common idea, then welcome sila. Immaterial whether they are liberal, lakas, PRP, PDP, ano yung mga partido man na yon, no? Willing kaming makatrabaho kahit sino. Akbayan group, Makabayan group, it doesn't matter to me. What matter to me is that their intention to join
towards our direction. Yung pupuntahan namin paglalayag. Yung pupuntahan namin direksyon. O ngayon, merong yan mga tinatawag, George, na mga political indifferences, di ba? Opo. Dapat yun set aside. Beta sa teb, sa bebeta muna natin sa Gedli yun. Kailangan yung common, which is yung tao. Yun na muna, iraos natin. Ito, nakita mo. Pinipilit namin iraos ang katayuan ng tao. Mahirap ang pera ng gobyerno, pero as I have said a while ago, piniga namin ng bimpo without, ano yan, talagang ilang years yung mga savings na maliliit at na nalikom namin. Ito ang produkto. And hopefully in the next, I think less than 6 months, posta to its. Tatayo ito. With proper, medyo above average equipment. Yes. I started working at the age of 10 bilang basurer. Instead, nakaawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not? To go to public service. In fact, nakutyan na naman ako. Ah, wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko.